Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. When you show yourself to the world and display your talents, you naturally stir all kinds of resentment, envy, and other manifestations of insecurity. You cannot spend your life worrying about the petty feelings of others. Supreme excellence consists of breaking the enemy's resistance without fighting. We are all failures. At least the best of us are. Judge your success by what you had to give up in order to get it. The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will. Imperfection is beauty, madness is genius, and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Ang salitang tama ay mayroong iba't ibang kahulugan. Bawat kahulugan nito ay importanteng malaman kung ayaw mong ikaw ay tamaan. Ang tama ay pwedeng nangangahulugan na nasa ayos ang isang bagay, aksyon o desisyon. Yung diwa na ito ng salitang tama ay mahalaga dahil kapag yung kabaliktaran itong naranasan mo, eh tiyak na pagsisisihan mo. Ang kabaliktaran kasi ng isang kahulugan ng tama ay mali. Ayaw natin yan dahil ang bawat kamalian ay mayroong konsekwens. May mawawala sa iyo bilang kapalit ng pagkakamali mo. At paminsan, dahil nga may mali, eh hindi mo maranasan yung mainam na sana ay napasa iyo kung tama yung napili mo. Pwede ding ibig sabihin ng tama ay yung nasa pulka. Mahalaga din ito dahil minsan, mintis-mintis tayo at hindi masapul yung target. Sa buhay, mahalaga ang on-target tayo dahil isang shot lang ang buhay. Na kapag hindi natin nasapul ang dapat nating ma-achieve, eh malaking panghihinayang. Ang malungkot, maraming tao ang hindi conscious sa target ng buhay. Sabi ng isang author, parang inaanod-anod lang daw kung saan-saan natatangay dahil walang maliwanag na direksyon at layunin. Hindi alam kung anong hihindian at walang maliwanag na patutunguhan. Pwede ding meaning ng tama ay yung tinamaang ka o pinatukuyan ka. Para bang habang nagbabasa ka o nag-aaral ng Bible, biglang na-realize mo na parang ikaw yung tinutukuy. Mapapasabi ka na lang na, buhay ko to ah, o kaya parang ako to ah. Hindi dapat masamain ito dahil kung ikaw ay dapat tamaan at hindi mo na maramdaman, ibig sabihin, manhid ka na sa kaayusan at hindi ka maaari magkaroon ng pagbabago kung hindi ka tatamaan ng tama. Sabi nga, merong tatamaan dahil ginawa ang tama, merong tatamaan dahil tama lang. Doon na tayo sa tinamaan dahil ginawa ang tama. Ang sabi nga ng Bible, mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talaga ang kalooban ng Diyos kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Kung pagsasama-samahin natin ang aral sa tatlong diwa ng salitang tama ay ito, piliin ang tama at huwag ang mali. Susiyan sa maayos na buhay at magagawa sa gabay at patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Tahakin mo ang target ng buhay at huwag lumihis dahil yan ang magdedetermina ng iyong mga kapasyahan at pagkilos. At tiyakin na maging handa sa pagtanggap ng pagtutuwid at hindi maging manhid dahil susi din yan sa pagtutuwid kung sakaling ikaw naman ay nalihis. Kaya piliin lagi ang tama para manatili sa landas na tama at kung sakaling malihis, huwag magagalit sa mga patama dahil sa buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Iyan ang magagalit. Tama ba? Papa. Ginusto mo yan. Madalas nating masabi yan kapag nakakita tayo ng tao na pilit ng gustong gawin tapos bandang huli magre-reklamo dahil sa gusot na pinili naman niya. Madalas din nating madinig yan kapag tayo mismo yung taong mapilit sa isang bagay tapos kapag sumablay, panay-aray at lumbay. Kaya sasabihin ng iba, wala namang pumilit sa'yo, ginusto mo yan. Meron kasing mga klase ng problema sa buhay na unnecessary na nga
self-inflicted pa. Yun bang hindi naman dapat maging problema? Eh, naging problema kasi pinili mo o ginusto mo. Yung wala kang ibang mapagbunto na ng sisi dahil alam mo na ikaw naman din ang may gusto at ikaw din ang dahilan. May mga kaguluhan kasi sa buhay na hindi naman kailangan pagdaanan pero dahil sa maling paghahangad, eh, nagiging parte ng buhay ng iba. Bandang huli, nagre-reklamo, nahihirapan tayo. Pero kung tutuusin, ginusto din naman natin ang ganoong klase ng buhay. Kabilang na dyan ang pag-aasam na umasenso ng sobra-sobra o kaya yung pakikipagkumpetensya sa iba sa kaisipan na kung meron sila, dapat ako rin. O baka nga, mas higit pa ang dapat meron ako. Kapag ganyan ang attitude mo, dapat mong suriin dahil bandang huli, magugulat ka na lang sa mga kaakibat na pahirap ng ganyang buhay para sa isang tao. Si Haring Solomon ay binigyan ng kakaibang karunungan mula sa Diyos at ang karunungan ito ay ginamit niya para obserbahan ang kadalasang pinaglalaanan ng oras at lakas ng tao. Sa kanyang pagsisiyasat, nakita niya na maraming tao ay tumutuon sa mga bagay na walang kabuluhan at walang patutunguhan. Ang karunungan ito ay matutuklasan sa Aklat ng Mangangaral. Isa sa mga sinabi sa Aklat ng Mangangaral ay ito, mas mabuti pang magkaroon ng isang dakot na pagkain pero may kapayapaan kaysa sa maraming pagkain pero hirap naman sa pagtatrabaho at nauuwi lang sa wala ang lahat para kang humahabol sa hangin. Ang talata ay nagtutuon sa problemang likha ng dalawang katotohanan. Una, na ang tao ay walang contentment. Pangalawa, ang mga bagay ay pansamantala. Dahil dito, kahit anong paghahabol mo, eh para ka lang naghahabol sa hangin, di mo aabutan. Actually, di mo mahuhuli at di mo mawari kung naabutan mo na nga ba o hindi. Mahalagang suriin ng tao ang mga bagay na kanyang pinagpapasyahan dahil karamihan naman talaga ng pinoproblema natin ay tayo rin ang may kagagawan. May mga hamon ng buhay na talagang parte ng buhay. Kailangan pagdaanan at harapin. Pero meron din namang mga stress at problema na bunga ng maling paghahangad ng tao. Kung uunawain mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, ay maisasalba ka nito sa mga unnecessary struggles and stress ng buhay mo. Kaya sundin mo ang kalooban ng Diyos. Ito sana ang gustuhin mo at asa ka pa. We are all failures. At least the best of us are. Judge your success by what you had to give up in order to get it. The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will. Imperfection is beauty, madness is genius, and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift of God, which is why we call it the present.